Topic natin ngayong araw na ito ay ang kawalan ng lakas ni Manoy at paano mapapanatili ang tigas ni Manoy. Marami tayong mga nakikitang pwedeng bilihin sa botika, over-the-counter man o prescription drug. So tatalakayin natin ang mga gamutan tungkol sa pagpapalakas kay Manoy according sa mga urology. So tatalakayin natin ito sa medical na paraan. Kung ang lalaki ang problema ay tungkol kay Manoy, ang doktor na pupuntahan ay yung mga tinatawag na urologist o yung doktor ng kalalakihan. Pero una sa lahat, para gamutin ang problema kay Manoy, ang rekomendasyon ng European Urologic Association ay ang paggamot sa pamamagitan ng tamang pagkain o yung mga heart-healthy diet, ehersisyo, at pagbabago ng lifestyle. Kasi yung gamutan sa heart ay ganun din ang gamutan sa ugat at yun din ho ang gamutan dun sa pagpapalakas kay Manoy. So marami tayong mga nakikitang bumibili ng mga over-the-counter drugs para sa pagpapalakas kay Manoy. Isa-isahin po natin yung mga supplements at iba pang paraan. Una sa lahat, yung acupuncture. May nagtatanong, nakakatulong ba ito o hindi? Yes, nakakatulong ang acupuncture kasama na yung mga masahe o mga therapy laban sa stress. Pati na ehersisyo, basta lahat ang nakaka-relax sa pag-iisip kasi una sa lahat, baka naguguluhan lang ang isip ng mga kalalakihan kaya hindi nagkakaroon ng lakas si Manoy. Number 2, pagdating sa ginseng, ang mga may pag-aaral o ebidensya ay yung Korean o Panax ginseng. At saka sa dinami-dami ng ginseng, kailangan puro yung pagkakagawa. Kasi kung medyo adulterated na, hindi rin magkakaroon ng epekto. Number 3, yung L-citrulline. Sabi ng mga urology journals, safe naman ito at nakakatulong din sa pagtindig ni Manoy. Number 4, yung MACA or Pride of Peru. Nakita nila sa mga pag-aaral na may taglay itong mga amino acids, iodine, iron, magnesium. So nakakatulong ito lahat para magkaroon ng pagnanais sa pagniniig. So kailangan din kasi yon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga nire-resetang gamot ng mga urologist katulad ng Viagra, Cialis, Levitra. Ano ba yung mga tungkol dito? Number 1, napakamahal po nito. Pero huwag mag-alala kasi magkakaroon na ng generic. Malapit na pong lumipas ang kanilang patent kaya medyo mababawasan na yung presyo. Number 2, itong mga tableta ay hindi gagana kung walang stimulation or arousal. So kailangan pa rin may partner si Manoy. Number 3, importante ang ehersisyo para mapalakas ang katawan. Kasi kung mahina ang katawan, edi hindi makaka-perform. So kung balak nyong uminom nito, dapat magpalakas din kayo ng katawan, mag-exercise at magbago ng malinis na lifestyle. Number 4, ang mga nasabing gamot ay maaaring makatulong dun sa mga may diabetes, problema sa nerves, problema sa prostate, sa mga high blood, nalulungkot at depressed. Merong itong tulong sa high blood, nabanggit natin, pero hindi ho ito pwede dun sa mga umiinom ng nitrates tulad ng mga nitroglycerin, isosorbide mononitrate at dinitrate, yung mga sodium nitroprusside. At ingat din yung mga pasyenteng may sakit sa kidney at sa atay. Tapos, kung gagamitin ito, magsimula sa pinakamababang dosis. Gusto rin natin malaman kung gaano ang tagal o epekto ng mga gamot na ito. Halimbawa, yung Cialis. Pagkainom, simula kalahati hanggang 2 oras, magkakaroon na ng epekto at tatagal 12 to 36 oras ang epekto nito. Ang Levitra naman, kalahating oras simula ng epekto hanggat 1 oras at kalahati. Tatagal ang epekto hanggang 5 oras. Ang Viagra, kapag ininom, kalahating oras hanggang 2 oras, epekto na at tatagal ng 5 oras. Ang may problema din sa tabletang ito, tulad ng may kamahalan, hindi lahat e-epekto sa kanila. So may mga kalalakihan, walang effect ito. At yung sa iba naman, dahil sa gamot ito, may side effect din to.
10% sumasakit ang ulo, namumula yung balat o yung mukha, tapos makulo yung tiyan at sumasakit yung mga muscle. Hindi pwede ang tabletang ito kung umiinom ng nitrates, kung hindi controlled ang blood pressure, kapag merong heart failure o pumapalya ang puso, pag sumasakit na ang dibdib o nagka-heart attack, nagka-stroke at nagka-arrhythmia. So, ingat din kung umiinom na sa gamot sa prostate. Ngayon, meron pang mga ibang gamutan na pwede ninyong tanungin sa inyong mga urologist, katulad ng mga VEDs o yung mga vacuum erection devices. Itanong nyo po yan. Meron ding mga prescription pellets. Pellets yung mga maliliit na bilog na pwedeng gamitin. Injection therapy at implant surgery. So, lahat po yan pwede nyo itanong sa inyong mga urologist kung ang problema nyo ay ang kawalan ng lakas ni Manoy. Salamat po.